Magandang gabi po sa inyong lahat. A great evening to everyone. Welcome to the sound of 7,000 Christmas songs. My name is Gretchen Ho, your woman in action. And hello, my name is Nicole Laurel Asensio, and I am a singer-songwriter and really excited to explore the rest of this evening with all of you guys. And what's up, guys? I am LA Santos po, and grabe, excited na talaga ako sa mga gagawin natin ngayong gabi. At ito na ang simula ng ating search for Sound of 7,000. And ito na rin ang search para sa mga bagong Filipino Christmas songs. Kaya marami tayong abangan dyan. Ramdam na natin yung Christmas, ano? Sa bati ko pa lang, kanina, di ba? Yes, best intro ever. And it had to be you. Exactly. De, pero before we start with the search for the 7,000 sounds, kamusta muna kayo? How have you been doing during the pandemic? Well, I've been doing very, very great and very, very lovely, if you ask me. Because, you know, I've been working 24/7. work. Adjust. Work. I'm just enjoying everyone. Very busy pa rin. How about you? I've been doing okay. I mean, I think there's no real, like, instruction manual of how to deal with a pandemic. Uh-oh. So we do it one day at a time. And LA is right. You keep busy, mm-hmm, you keep productive, mm-hmm, you get in touch with people who matter, people you love. So, yun, I've been writing and creating, and we're really at the forefront of a creative revolution ngayon that we're all at home working from home. I love it. I am with two passionate souls tonight. And it seems like life did not stop for them in this pandemic. Ako naman, feel ko na yung Christmas. Wait, like, how about you? Ano yung mga, like, winter work? Ngayon? Hindi, kasi ngayon talaga, parang pinapasaya namin yung bahay. So, we're decorating the home. Naglagay kami ng mga parol. Bumili ako ng isang malaking star dun sa tapat ng, ano, getting in that Christmas namin vibe, you know? Oo. And we're sharing the good vibes para makita rin ng mga kapitbahay naming dumadaan. Actually, we've been playing a lot of Christmas songs, mm-hmm, at home. And when you go around, you also see a lot of decoration sa mga mall, sa mga bahay. Oh, yeah. And talagang nagsimula na nga yung Pasko para sa Pilipinas. At Burmans na, it's Christmas season. And I'm excited to share the joy with everybody. Pero matanong ko lang, ano ba yung mga favorite Christmas songs ninyo? Probably ako, anything classic Christmas song, mm-hmm, probably, mm-hmm, like Jose Marichan. Oh my God. Yeah. Yan, yung we've been playing Jose Marichan on our stereo. Wala na stereo pala. Spotify. Spotify na. Sorry, batang 90s ikaw. September pa lang, si Mr. JMC ay hari na ng radyo. Me, I don't know. I like, mm-hmm, a lot of Christmas songs, but I think because not a lot of us are spending it publicly this year, mm-hmm, I think Have Yourself a Merry Little Christmas, wow, is what's in my head. Kasi minsan, you know, we have to spend it alone. So we also want to give some love to those who are spending Christmas without their loved ones. We love you guys, mm-hmm, and we want to, mm-hmm, send you some love. Mismo. Have a Merry Christmas. Oo. Since we're talking about songs, kahapon nag-release si Moira ng bagong kanta, wow, niya, Paubaya. Congrats. Kung nice. Gusto nyo masaktan nice yung puso nyo ngayong Christmas, pakinggan nyo yun. Totoo lang, kahit anong Moira eh, masakit sa puso. Diba? Diba? Mismo. So? Oo nga, pero yun nga, pagdating ng Burmans, meron tayong mga, bukod sa mga Christmas songs, meron din tayong mga naririnig na mga nangaruling sa mga bahay. Kayo ba na ano, naririnig yan? Actually, ako, isa na ako sa nangangaro din. Oo, totoo. Yeah, totoo yan. Mm-hmm. Kaya, since naman sa topic na tayo ng mga Christmas songs, para sa akin, may kulang pa rin talaga eh. Kasi, pansin nyo, parang ang tahimik eh. Mm-hmm. It's kind of sad. Kasi, pag Burmans talaga, maririnig nyo yung mga bata na nagkakantahan. Mm-hmm. May kita nyo yung mga parol sa kalsada. Tapos, alam mo yung feeling. Pero ngayon kasi bawal lumabas. Ano? Yeah, it's kind of sad. Kasi ano eh, ako, kahit dati, pag Burmans, parang ano eh, lagi, giniginawa ko palagi bigla eh. Kasi ano eh, yung vibe na ng Christmas, it's already there. Kaya, yun na lang talagang kulang. Kasi, alam naman natin na hindi na pwedeng lumabas, hindi na rin tulad ng dati. Kaya, for now, mm-hmm, online na lang ang Caroline. Diba? Diba? That's right. Tama ka dyan, Ellie. Mm-hmm. I mean, yeah, nakaka-miss din ang kaguluhan, yung, mm-hmm, ingay, yung kasiyahan ng caroling, but that's what we Filipinos are good at. We're good at celebrating even if we're going through something, di ba? Kahit may pinagdadaanan, true, napaka-resilient nating mga tao. Kaya feeling ko kahit online ang Pasko this year, magiging masaya pa rin. And we should really, mm-hmm, fill our social media spaces with a lot of love. A lot of Christmas carols. And we, yun na nga, di ba? I mean, it's a sad time to be in. But
we don't have to make it sad. We can make it happy even in our online spaces. And that exactly. starts right here exactly. on 7,000 Sounds. It's very nice thing to say, diba? Gretchen. I really agree to that. Kasi okay. alam nyo, honestly, na naisip ko rin naman yun na paano natin i-celebrate ang Christmas na, you know, nung nag-adjust pa rin tayo sa current mm-hmm. situation nga natin. Kasi hindi na pwede yung tulad ng dati, yung bibisita tayo isa-isa sa bahay, tapos yung nga, sasama-sama tayo ng mga friends and relatives natin. Kaya, eto na, you know, we can celebrate it online, you know, mm-hmm. just getting mm-hmm. the Christmas vibe, you know. Kaya, ano kaya ang Pasko ngayon sa mga Pilipino na meron tayong mga problema na tulad nga ng COVID-19. Mm-hmm. Tapos, kaya sigurado ako, syempre, ang Pinoy, paglalaban natin yan. Oo naman, di ba? Oo, tsaka ang Pinoy. Kaya nga, ako like, inisipan ko paano tayo yung mapag-celebrate pa rin ng sama-sama di ba? Oo. Something to lighten our spirit. Napaka-creative ng mga mm-hmm. Pinoy siya. I think they'll always think of a way to you know, make others happy. Diyan tayo magaling eh. We're good at making others happy. And speaking of what we are good at as Filipinos, naniniwala talaga ako na magaling tayo sa musika. Yes. Magaling tayo sa, I mean, our talent in music is known all over the world. Diba? Pinagmamalaki natin yung mga nakakasali sa mga international competitions abroad. Yes. Pinagmamalaki natin yung music natin, yung belters. Actually, pag nag-abroad ako, yung pag tumitingin ako sa mga bars, yung mga kumakanta, puro Pinoy. Alam ko na kaagad. Pinoy yun. Kasi lahat ng diba? Foreigner na nakausap ko, lahat sila sinasabi, damn, Filipinos yeah. are good singers. So, lahat sila, they keep saying we're the best singers, you know? And that's one of the reasons why we have this show, because we want to put the spotlight on these singers and songwriters exactly. who are really good, and we have a lot of that in our country. And ngayon, we are going to marry Christmas and talent. In this show. Nice. As said by mm-hmm. Gretchen, ho, ho, no. ho. ho, ho, ho. Yeah, guys, sobrang, pero I just want to say, sobrang thank you for being here. I really appreciate it. Oo naman. Kasi thank para po sa inyong kaalaman, yes. siya po ang boss namin. Yun na. Kasi siya yung producer namin. Sabi nga namin kanina, kahit na yung camera, wag na kaming dalawa. Siya na lang. Diba? Okay lang maputol kami. pero, before nga, para maintindihan din natin ng mga viewers natin, why did you decide to come up with a show like this, because you're young, you're 20 years old, napag-usapan natin, but this is quite a unique move for you, yeah. right? Putting up your own label, putting up your own show, production house. Yeah, because yung ngayong sabi ko sa lahat ng nagtanong na ba't ako nag-start ng label, mm-hmm. sabi ko like, I just want to help out sa mga artists na katulad ko po, na baguhan lang din, and you know, hindi kasi lahat ng tao like is lucky like mm-hmm. me, kasi po ako, I know I'm lucky, but I know I have to do something to other people, you know, to share my blessings. Kasi yung ituro ng mom ko, like, if you get blessed, you know, share the blessing. exactly. Uh-huh. Kaya, hindi na lang natin papatagalin pa. Pero wait. Mag-hi muna tayo sa mami mo kasi nabanggit oh, mo yeah. na lang. Hello to mommy floor, all the way Hi, from China. Ooh. Ni hao. I love you, mommy. Ni hao. See you soon. Ho, ho, ho. Sorry, pagbigyan niyo ako, medyo matagal akong hindi nakatrabaho sa labas ng bahay. Ngayon lang ulit. Oo lang so, ngayon. Kaya, you know, happy naman kami na nakikita na ganitong kahapon. Wow! Labas mo lang. Sana mo all. Lang. China all. China. China. Kasi na ikaw yung nagsasabi ng ho-ho-ho. Yun yung epic para sa akin. That it's you. Okay, hi to Mommy Floor. And now, hindi lang naman tayo ang nandito yes. sa show na to. Go ahead, Ali. So yeah, this guy is an amazing, amazing rapper and a good friend of mine and a producer that makes sure na swag talaga kahit saan siya punta. Kaya, ladies and gentlemen, sabay-sabay natin bigyan ng warm welcome to our 7K show. And, of course, he's a 7K artist na rin. Let's all welcome Misterio! Hello! Woo! Yo, 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 yo. Musta ka? Uy! Iba siya! Blan ka na, Paksa! Iba yung intro niya. Yo, 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 yo. Oh, yo, 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 yo. Kasi pag sa hip-hop, instead na, yo, yo, yo. What's up, everyone? Pwede pala ako maging hip-hopper. pasok ho, yan. Ho, ho, ho! Parang yun yung intro, yung yo, 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 yo. Ah, ho, 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 ho. Baka pag nag-rapper ka, Gretchen, puro puro ho, 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 yo, yung kanta. Yung ad-lib, no? Oo, puro ho, ho, ho. Pero sobrang ba? Iba eh, pag ikaw nagsabi. Pinipunta natin si Misterio. Ito, it's, we have an additional set of ears on this search, and of course, we need those ears to determine
which are the best of the best? Pero tanongin muna natin siya, no? Kamusta ka ba dyan? Where are you right now? Dito lang ako sa bahay, same old-ish. This is a different day, hitting the lake 24/7. Safe lang, balance lang araw-araw. Kaya pareho lang natin. Pare-pareho lang natin. Kung ano yung sitwasyon ng kung ano yung mga nang sitwasyon sa karamihan, yun din yung pinagdadaanan natin ngayon. So, yeah, but still grateful living in the moment. I love it. The gratitude attitude. Mm-hmm. Thank you so much, Mysterio. We're so lucky to have you here tonight. All love. All God. Yeah, man. All God. And amen. And since it's our very first episode and we're lucky to have you, we invited a few special guests to join us as we meet artists from all over the country that are determined to keep the spirit of Christmas alive. Grabe ako. Right? Grabe, dito ako excited sa kanya. You know, joining us today, he's probably a very, very talented artist. And, you know, he has a lot of vibing hits such as Chinita. Alam niyo na agad kung sino yun. Which ako. Happens... Sorry, ikaw. Di naman, tama ka naman. Which happens to feature our boy here, Mysterio, syempre, and our fellow artist, si Nick Makino, as well as Solid Soul Lit. Kaya, super idol ko to, and grabe, sobrang excited na ako makilala siya in person. I'm so happy to introduce to you one of the best Pinoy rapper in the game right now, and probably one of the dopest rapper I've ever seen. Let's all welcome Raph Davis! Hello! What's up, yo, it's your boy, Raph. What's up, bro? Yo, it's your boy, Raph Davis nga pala. Alam mo na kung sino to. Yeah. Damn, bro. Payat mo na. Yo. Oh, wala kakatapos lang mag-ano eh. Wala nang makain itong mga nakaraang mga buwan. Walang ayuda. Kaya sabay na sa workout. Nasabay na. Actually, pure ano to. Pure walang ayuda. Walang workout to. Wala lang pagka. Parang raid din yung kanyang, ano ba yan? Background ba yan? Yeah. O ano? Ilaw ka ba dyan? Ilaw to okay, sa kondo ko talaga. So, kondo right. Na. Wow. Setting artist na artist. Mood yan. Mood lighting. Vibe. Oo, alam ko si Raph Davis. Ito ko, pinagkakwentuhan ka namin kanina, sana hindi mo nakagat yung dila mo kasi... Nakagat ko yung dila, Chen, ikaw pala yung ano, ha? Ikaw sa larin, ha? Hindi, sabi sa akin, pinagmamalaki ka nila dito because you have your songs daw and then you have them leased all over the world, is that right? Oo, I think si Antonio yung mag-i-explain nun mamaya kung paano nangyari yun. Oh, but we've heard your sounds, ang ganda. Yeah, very nice. Oh, thank you so much. Tama ako sa iyo. Huwag ka sanang lumayo. Huwag ka sanang lumayo. Maliba, huwag ka sanang lumayo. Ayan, yun. That's my favorite song. Yeah, I really love that song. Solid yun. Yeah. Solid. Okay, maraming salamat. Raph Davis in the house. Yes, sir. Yeah. And next is the founder and CEO of Soul Slam Industries, who has always championed local artists and has given them also a platform to showcase their craft. Let's all say hello to Mr. Soul Slam himself, Antonio Aguirre Jr. Hi everyone, Woo! What's up? Hello, Mr. Soul Slam himself. Oh my God, Sir Soul Slam. I've been following your Instagram since I was... probably high school or probably younger. That's why I've known you for a long time. Ito si Sir Antonio ay kilala sa streetwear daw. Exactly, yeah. Actually, isa ka nga sa ano, yung mga inspiration ko rin sa mga looks ko sa mga naging concerts ko nga po. kayo daw ang ano, nasabi ni Raph that you're responsible for having songs leased all over the world. Tama po ba yun? That's true, actually. Raph is... has his songs still as an independent record artist, but at the same time, his songs are being leased all over the world through a company in London called 45 Records. So just to tell more about 45 Records, they're an independent record label that's based in London, and it's founded by Conrad Whitty. He used to be the president of Warner Music Entertainment for about 17 years. And so they're digitally and editorial-driven record label, and their aim is really to establish the 45 brand as the champion for independent artists. So they don't work with record label artists. So the artists remain as independent as they can be or they want to be. So everything that they make on let's say YouTube or Apple
on Apple Music, it's still theirs. But once their song, for example, like Raf's song is now played, for example, in New York, in LA, South Africa, or in Europe, he gets a royalty out of it at the same time. Galing. So, that's good that's news. That's very dope. Congrats to that, Raf. Yeah. Sobrang solid nun. In a way, Raf is like the guinea pig. Yeah. The great thing about this is when Conrad Whitty, their CEO, approached me with the idea that he really thinks, as a former president of Warner Music, okay, that he thinks that Filipino music, especially Filipino rap music, has the potential to be at the same level as K-pop. That's true. Ang galing. Yeah. If, for example, someone who raps in Tagalog mostly, like Raf, or most of the artists here in the Philippines, can be appreciated by someone who's based in London or in New York or whatever, because the beat is something that they can relate to and vibe with. That's true. That's great to the hear. The rhythm that's of great the Pinoy. To hear. Minsan kasi, no, alam mo, tayo, we know that we're good, but when other people outside tell that to us, parang right. It's confirmed. We actually want to change that, and we want it to come from us, from within. That we know that we're good, and that's why we are doing this show. And with that, we'd like to welcome you three to the Sound of 7000. All right. Welcome to the show. Welcome. Thank you guys so much, guys. You will join us in hearing our entries, our Christmas song entries. Mismo. Kaya, syempre, di na rin natin papatagalin ang lahat na ito kasi we're all very, very excited na marinig ang mga, yung shinare sa atin ng mga fellow Filipinos na share sa atin yung talent nila. Kasi yung bawat dugot pawis ng artist, like every second of a song is very important to us talaga sa mga singers. Kasi we work very, very hard for our songs po. Kaya I'm very excited for this and I'll love each and a song equally. Kaya naman sa mga nanunood, Nicole, ikaw nga mag-sabi ng ating mechanics and what we're looking for. That's right. So we are looking for some fresh, new Filipino talent to show the world, like how Gretchen said it earlier, how good we really are. So sa mga nanonood ngayon na 16 years old and above na gustong ma-feature sa ang kanilang mga kanta sa Sound of 7000 Christmas Songs, pwede pa. Just send your profile and original composition to info@7ksounds.com. The deadline of submissions is on November 30, 2020. And here are some important points to remember. Yeah. Okay, the contest is open to all unsigned Filipino artists age 16 and above. Anyone can join. Pwede pa ako dito. Right. Good thing I haven't signed with anybody. The contest is open to all individuals and groups. Can be a solo artist, a cappella group, band, or string quartet. The song can be in any language. English, Filipino, Ilocano, Cebuano. Ano pa mong dialect yan. Gusto namin marinig yan. At yun nga yung punto ng show na to. That's why it's 7,000 sounds. 7,000 islands of the Philippines. We want to hear the music of the Filipino. Kaya kung nakaka-relate kayo doon sa mga mechanics na sinabi namin, again, unsigned, pwedeng individual, pwedeng group, and any language, please do send your original composition to info@7ksounds.com. Again, the deadline of submissions is November 30, 2020. Kaya yung sa mga guys, kaya sa mga gustong-gusto sumali pa at gustong-gusto ma-future sa 7K Sounds, syempre, submit nyo lang ang inyong Christmas songs, kahit ano i-submit nyo na. I-record kaya, nyo na pwedeng, yan! Pwedeng pa guys, habol tayo, sabay-sabay tayo mag-share the Christmas love. Mm-hmm. That's right, there's still a lot of time. You have until November 30, so get those ideas out, get creative, and let's do this thing. And just in case you're wondering how the songs will be judged for the Sound of 7,000 Christmas Songs, we will be judging them based on 40% musical creativity. That includes the melody, lyrics, musicality, and of course, very important, ang originality. Yes. 30% production, which is the production of your song, as well as the performance of your song. And 30% 7K appeal. What does that mean? That's basically the X factor and overall appeal and impact for the Filipino audience, which we will gauge through our online audience's votes. Magkano ba ang pa-premyo mo dyan, LA? Yung pa-premyo ko po dyan,
gift certificate sa lugawan ni Tonyo. Wow, joke, wow, joke, wow, lang. Wow, wow. Joke lang. Joke lang. Uy, masarap yun. Kaya yung... Sasali ako dyan. Sasali ako dyan. Kaya yung, ano, yung grand winner ang makakuha ng jackpot ng 25,000 pesos. Ooh. Uy. Kaya if you think you have what it takes, send in those songs. Alright, let's get on with the search. And eto na, meron na tayong mga entries na papakinggan ngayon. Ready na po ba kayong makilala ang ating first featured artist? Let's meet our first contender all the way from the south, from Mindanao. Please watch this. Hello guys, I'm Dandul Kasim, 37, from Cagayan de Oro City. My song is about family bonding during Christmas Day. About po sa pagmamahalan ng bawat isa na kahit wala nang mamahaling regalo eh. Basta't magkasama lang ang buong pamilya. Yun, kontento na. Wala nang hihilingin pang iba. Actually po, when I was in high school, that time pa lang, involved na po ako sa music. That time, gumagawa na po ako ng mga kanta, nagko-compose na ako. Nagkabanda po ako. Mas lalong nagpa-enhance ng music sa akin. Ang musical influences ko naman po, siguro po yung mga funky classic rock music, yun po yung mga ganong genre. Rock po, dyan po ako nagsimula, nung nagsisimula pa ako magbanda. Madami akong inspirasyon sa pagsusulat eh. Family ko, girlfriend ko, lahat po na mahal ko sa buhay. Simple lang naman ang message ko sa mga gustong makinig at makikinig pa lang ng kanta ko. Huwag tayong malungkot, huwag tayong mag-alala. Dahil andyan ang pamilya natin, gusto ko pong i-dedicate ang kanta kong ito sa lahat ng tao sa buong mundo na mas masaya pagsama-sama ang buong pamilya ngayong Pasko. There you have it, all the way from Cagayan de Oro, Dandel Kasim. Hello, Dandel. What's up? Hi, hi, Dandel. Hey, what's up? Hello, guys. Oh, parang ano, umaga pa dyan ah. Nasa time difference. Ang liwanag dyan. Malaki yata time difference. Maliwanag. Okay, maliwanag po ba, Papa? Dilimin ko ng konti. Naka-ring light si Dante. Kamusta naman ang ano mo dyan? Buhay pandemya. Kamusta naman kayo? Ayos lang naman po. Nasa bahay lang. Oh. Walang, ayun. Hindi masyadong nakakalabas. Hmm. Ano pinagkakabisihan mo ngayong quarantine? Dito lang po. Tumutulong lang dito sa business ng family ko. Mm. Pero ano, ikaw, like who is your music inspirations, like locally and internationally? Po? Locally, madami. Hindi ko ma... Like kanino mo, yung sinusundod yung mga kanta nyo po? Yung sino yung... Ah, yung... Yeah, yung parang ginagaya. Bali yung style po ng ginawa kong song ngayon, parang yung generation ngayon, sinabay ko na lang yung tema ng music. Yeah, probably parang, modern sounds. Yes, yes. That's nice. Parang may pag-R&B hip-hop. Alam mo, he reminds me of ano, Ebe Dancel. Ewan ko medyo. Bakit. Parang yung aura, ganyan din eh. Who's also a great songwriter. Si Ebe Dancel, may concert din ngayong gabi. Sugar-free. Ah, idol ko, idol. Oo, oh, oo. Oh. Ah, kaya pala siya yung idol niya. Ayun. Idol niya kasi. Lagi rin nakaitim yun, ha? Further, your name is Bruno Jamir din? Am I right? Ano po? Parang stage name ko po. I'm Bruno. Gumagawa ko ng mga kanta. That's your stage name, Bruno Jamir. Galing! Ayos, ha? Gusto ko, ano, idol niya si Bruno Mars, no? Opo. Galing-galing. So, ano? Bruno, how do you feel about Christmas, especially ngayong pandemic? Siyempre po, iba yung celebration ngayon dahil sa pandemya. Parang hindi mo masyadong ma-feel yung gaya ng dati. Kasi yun nga, dahil sa sitwasyon ngayon, hindi masyadong makapag-bonding ang family, mga lahat ng mga kaibigan, hindi mo mabisita, makapunta, ganun. Parang meron siyang konting lungkot, pero masaya naman kasi yun nga, Christmas is Christmas dapat is maging masaya. Oh, yeah.
Nako, Bruno, I'm sure your message right now is making a lot of people happy to see you creating during this time. May gusto ka bang batiin na nanonood sa'yo ngayon? Do you have a message for anyone who's watching tonight? Oh, marami. Lahat ng mga kaibigan. Marami po. Sa lahat po ng mga kaibigan ko sa buong mundo, sa kung nasan man sila. Ayan. All right. Enjoy lang natin yung Christmas. That's right. Bago natin i-play ang kanta mo, Dandel, ano bang pinanggalingan nitong araw ng Pasko? Ano bang inspirasyon mo sa paglikha mo nito? Yan. Bale, related na din po siya sa sitwasyon ngayon na parang mas masaya pag sama-sama ang pamilya sa Pasko. Parang ganun na rin po. Kasi yung iba po kasi dahil po sa pandemya, nasa ibang lugar lang, hindi sila makauwi dahil nga sa sitwasyon ngayon. Kahit gustuhin man nila, eh hindi nila po magawa. Parang so kaya mahirap kaya niyo po ginawa yung, ano, yung song na to. No? Opo, parang gusto kong pa-feel sa kanila, ihatid sa kanila na kailangan pa rin natin magsaya kahit malayo tayo sa pamilya. This song good. Is That's for nice. Mommy Floor? Yeah, exactly. Oh. For Mommy Floor? Yeah, this is for your mommy if you're watching. Alright, wag na natin patagalin pa. Let's listen to Dandel Kasim's Araw ng Pasko. Jamil, let's go! Yeah! Mas masaya kung sama-sama tayo, kasama ka ngayong araw ng Pasko. Di ko kailangan ng mga regalo, basta't kasama ka sa araw ng Pasko. Eto na naman, Pasko na naman, ating ilaganap ang pagmamahalan. Aanggit at galit, iisang tabi, sabay-sabay tayong magsibang gabi. Ang mga kaibigan, si ate at si pinsan, kasama na maglalakay patungo sa simbahan. Ang diwa ng Pasko ay may kahulugan, pag-ibig sa bawat isa at pagbibigayan. Ang ganap pagmasdan, mga parol sa daan, pinakamasayang araw ng tagulan. Pasko'y kahanga-hanga, ang mundo ay payapa, isang salita na dulot ay ngiti sa mukha. Ang magagandang bagay, mamahaling regalo, hindi na kailangan pag magkasama tayo. Ano nga ba ang Pasko? Ito nga ba ay ano? Pag-ibig sa bawat isa at sa buong mundo. Mas masaya kung sama-sama tayo, kasama ka ngayon araw ng Pasko. Di ko kailangan ng mga regalo, basta kasama ka sa araw ng Pasko. Yeah. Oh. Lahat ay nagdiriwang, nagkakasayahan, dahil ito ang araw ng kanyang kapanganakan. Ang bawat tahanan, nagkakantahan, ng himig ng Pasko lahat nagbibigayan. Ang sarap sa feeling, kapag ang mga hiling, isa-isang nagutupad, ikaw ang kapiling. Ang buong pamilya, lahat ay sama-sama, sa pagdiwang ng Pasko lahat ay maligaya. Ang keso de bola na binili na tatay, pagkain sa lamesa, inihanda ni nanay. May mga aginaldo pang binibigay, lahat ang katawanan habang tumatagay. Kaya ngayong Pasko, piling ko ay ito, bawat isa ay matupad, lahat magkatotoo. Dahil ngayong Pasko, kahit walang regalo, masaya na ako basta't kapili mo. Mas masaya kung sama-sama tayo, yeah. Kasama ka ngayong araw ng Pasko. Di ko kailangan ng mga regalo, basta't kasama ka sa araw ng Pasko. Yeah. Maligayang Pasko ang aking pati sa inyo, bawat isa sa mundo. Summit K-Sound! Tayo ay magbigayan, wala na dinindigan, tayo ay magmahalan. Oh! Mas masaya kung sama-sama tayo. Maligayang Pasko, kasama ka ngayong araw ng Pasko. Maligayang
sa araw ng Pasko. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Thank you so much. Ang galing! Gusto ko yung vibe niya. Ang galing, grabe. Buha ganun ako kanina eh. Nakikinig ako eh. Ang galing. Hook na hook eh. Lakas. 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 Galing, galing, galing. Sarap i-jogging yun oh. Hindi, pang jogging siya. Pero habang nag-jogging ka, dapat naka-Santa Claus hat ka. Good job! Yeah, that's very nice. I like the way you... Salamat po. I like the way na minix mo. Minix mo nga yung parang classic. Opo. Nilagyan ko po siya ng... Classic and modern yung parang hinalo mo. Opo, opo. Yeah, that's very nice. Opo. Did you play all the instruments and ano, arrange it yourself also? Bali po, ano, yung mga intro tsaka last, dinagdag ko na lang sa, ano to, yung beat tsaka yung music. Mm-hmm. Nice! Galing! Opo. Dapat ano eh, sumasayaw ka eh. Mas mano yan, plus point, plus ang hirap po sumayaw ng nakaupo eh. maraming salamat, Dan Del Casim. Salamat po. Yes. Muli thank mula you sa Cagayan de Oro, Mindanao. Merry Christmas. Peace. Stay safe, stay safe. Merry Christmas. Salamat po. Alright. Whew, that was good, no? Mm. Grabe, catchy. Patikim lang yun, ha? Oh, that's just, lang, we've only just begun. Mm. And from Mindanao, now we move up to Metro Manila. Ooh. Let's meet our next featured artist. Hi, this is Santi Leonardo, and I'm old enough, years old, and I'm from Taguig City. So yun, paano ako nagsimula sa music? So, well, it's in the family kasi. I grew up in a big family. So ako yung isa sa pinakabunso. So yun, nanonood lang talaga ako during that time sa mga jamming ng mga kuya ko. Tuwing may gatherings, tuwing tambay. Doon ako namulat sa mundo ng musika. What and who are your musical influences? It's all more on folk, rock, and country music. And sa OPM naman, mostly nakikinig ako ng mga novelty songs during that time. And then what is the inspiration behind this song? Well, Gloria ng Pasko talks about what really Christmas is. What really Christmas is for. Naisip kong gumawa ng isang Christmas, a real Christmas song. Talks about what Christmas is. Why there is Christmas. Kasi sa pop culture, medyo nawawala talaga yung real spirit ng Christmas. Kadalasan tinatalo ni Santa Claus, si Jesus Christ, tuwing Christmas. Who do you dedicate this song to? Well, everyone. Kahit sino. Sa mga taong naniniwala at sa mga taong hindi naniniwala. Maraming salamat sa pagtangkilik sa OPM, sa Original Filipino Music, sa local music, so maraming salamat, and maraming salamat sa 7K, and then more power. Merry Christmas! Bye! There you go, it's Santi Leonardo from Taguig City. Magandang gabi. Hello po, hello. Hi Santi. Leonardo. Hello? Hello? Naka-mute. Santi, naka-mute ka. Ayan. Sound check. How old are you? How old are you again? Chappy. How old are you? Chappy years old. Iba naman na yun, no? Galing talaga nito. Ang galing ng intro mo. In fairness. Galing. Kamusta ka naman? Okay lang po. Good evening pala sa lahat ng viewers, sa mga hosts, Miss Gretchen, Miss Nicole, and LA. Thank you. You know, Santi, it's so nice of you to bring back the meaning of Christmas. Ang ganda ng sinabi niya kanina na madalas ano, like dahil sa pop culture na una pa si Santa Claus kaysa kay Jesus, Papa no? Jesus. And it's really nice. Is there a particular experience in your life na that inspired you to write about that, to write about the meaning of Christmas? Yeah, kasi usually sa naririnig natin yun, radio, the pop culture. I have nothing against the artist ngayon, pero karamihan ng naririnig natin na Christmas song is not really a Christmas song.
is just a love song na nasa Christmas settings. Kaya parang naisip ko, ba't di ako gumawa ng itong Christmas that really talks about Christmas. So, yun yung main inspiration sa pag-usap. Wow. Right. Na-curious ako dun. Oh, na-curious ako dun. Like, how do you celebrate Christmas? How do I celebrate Christmas? Yeah. With my family. And dahil marami kami sa family, so it's always a riot sa, oh. sa family. Yeah. Maraming bata. Yeah. Maraming bata dyan. Maraming bata. Oh, very nice. Anong pinagkakabisihan mo ngayong pandemic? I'm about to have my first work from home job. Oh, oy, congrats. Thank you. Anong work naman 'yon? Nasa BPO pa in this call center. Ang galing. Nice, ang galing. Ngayon ba ang ganda nga naman ng boses niya. At sana wait, ano, no? At sana mapili din ang kanyang kanta. Pala rin kaya si Santi. Pakinggan nga natin ang kanyang original na Gloria. All right, yes. Gloria ng Pasko. Gloria ng Pasko. Yes. Diyos ang biyaya tulad ng kapayapaan sa buong daigdig, manahan nawa sa iyong puso. Di ba't nung unang Pasko ay payapang mundo, kala'y nagdiwang sa kalangitan. Gloria, Gloria, Gloria ay Diyos iseyo. Gloria, Gloria, Gloria in Excelsis is Deo. Naisip mo ba ang iyong natawa na nagdulot ng sakit sa iyong kapatid? Ang takot galit ka sa himan at ingin, hayaang palitan ng pag-asa. Awit ng pag-ibig ay muling maririnig, sa puso mo'y may bagong himig. Di ba't kaya may Pasko dahil sa pagmamahal, inalay sa atin ang buktong niyang anak. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Patanghari at Diyos ng pag-ibig, sangsapsabang nga bang pinili sa pagsilang ng pag-asa? Lumitaw ang bagong tala, kaligtasan ang hatid niya sa buong sanlibutan. A thrill of hope
Jesus Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. There you have it, Santi Leonardo. Galing, galing. Galing. Sobrang nagustuhan namin yung ginawa mo dun, ha? Ayos, ha? Napapaganon kami dito, eh. Ang ganda ng kanta, ang ganda pa ng meaning ng kanta. Ang ganda ng mix din ng Tagalog tsaka ng English. Correct. Well, pero ako may tanong ako. Sino si Gloria? Ay! Sino si Gloria? Chata yung labandero dahil sa kanta. Wow! Oh, may sagot siya, di ba? Oh, yan, Gloria, hindi, pero alam mo yung napansin ko dun sa kanta, yung the way tumingin si Santi, parang ang bait-bait ng mata niya. Tinan mo. Mukhang magpapamasko yan, no? Maraming salamat, Santi Leonardo. Thank you. Thank you so much. Alright, Alay, sino na next natin? Uy, next na tayo. Siyempre, galing tayong Manila. Babiyahin na tayo ng North. So, sabay-sabay natin, panoodin to. 10 years old. Okay, sa akin po, simula po ako nung elementary po ako. Ayan, elementary ba? Ay, hindi! Hindi! Hindi pa lang ako nag-aaral noon. Tinuturuan ako ng mother ko na mag-doremi, kumanta ng doremi. Talagang nagustuhan ko na talaga yung music ko. Kaya araw-araw talaga, galing sa school, linalaro ko yung guitar ko. Yung mga influences ko ay sa foreign, sina Charlie Puth, Justin Bieber, sa OPM naman, of course, sila Gary, Ohi Algasib, Michael Pangilinan. Sa inspiration ng kanta na to, ay iniisip namin nung sinusulat namin tong kanta na ito, iniisip namin yung mga tao na makikinig. Kung ano nila, yung magiging feedback nila, ano yung maiisip nila pagka pinakinggan nila. Gusto namin na sabihin sa kanila yung kanta na to, siyempre sa chorus niya sabi. Ikaw ang gusto, di ba? Yung Pasko na, ngunit nasaan ka na? Nandito ako. 7K Sounds, maraming salamat. Maraming salamat. At hindi po mahihayag ng salita ang aming taus-pusong pasasalamat dahil nagbili po ang aming ganda. Maraming salamat po. I salute you guys. Sir and Mom, thank you very much. There you go. That Rom Labsan, all the way from La Union. Hello. Hello po. Uy. Nasa beach. Actually po, dito po ako sa waiting shed. Kasi gahanap po kasi ako ng signal, eh. Ah. Tapos wala, nagkataon po pala walang kuryente at saka wifi. Kaya yun, for this event, ayun. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate namin na lumabas ka pa at napalakad ka pa. Thank you. Akala ko nang jogging kayo. Oo nga, eh. Oo. Kamusta naman ang buhay dyan sa La Union? Nakaka-swimming ba kayo? Saan naman sabihin nun? Nakaka-swimming ba kayo? Actually po, dati po, close po talaga yung beaches po doon. Pero ngayon po, eh, unti-unti na pong binubuksan. Kaya marami na pong mga foreigners na mga nandito at saka ibang mga bisita, mm-hmm, iba't ibang lugar po. Ayan. Wow. Ay, pwede tayo mag-finale doon. Oh. Na-curious ako, medyo out of context to. Mahirap ba, like if you're coming from Manila, mahirap ba pumunta dyan ngayon sa La Union? Come again po? Like, for example, like, if I'm coming from Manila, like, mahirap ba pumunta dyan ngayon sa La Union? Actually po,
Ang nangyayari po kasi ngayon, kailangan daw po magkaroon ng swab test po. Pero yung kaibigan ko naman po, nakauwi naman ng ano, ng... malaya naman siya nakauwi dito sa La Union po, galing Manila. May ano kasi, may border. May border, no? Umaga, oo, kailangan mag-test po. Bago pumasok sa La Union. Yeah. May question ako sa iyo, Rom. Paano naging bahagi ng buhay mo ang musika? When is the first time you experienced music? Nung ano po ako, nung bata po ako, yun, tinuturuan ako ng mama ko na mag-do-re-mi, ayun. Tapos nung ano na, nung na grade 6 na ako, natutunan ko na rin mag-gitara. Tapos nung high school na ako, ayun, nagdi-jamming kami sa school. Tapos pinangarap ko dati na sana naman magkaroon na ako, marinig ko yung boses ko na may kasamang drums, may kasamang piano, guitar. Kasi po dati, nangangarap pa lang po ako noon dati. So ayun po, ngayon ang nangyari na, matundi naman pong natupad po yung gusto kong mangyari ngayon. At ngayon po ay meron po akong home studio doon lang po sa ano ko, sa kwarto ko, doon ako nag record at cover. That's good for you kasi nice. You gotta start somewhere. Oo, okay yan. Yeah. At at ngayon naman, ano yung next na pangarap mo? Ayun, ang next ko na pangarap po since then po mula nung high school ako. Gusto kasi gusto ko yung music po na ginagawa ko gusto ko may makatulong po. Kasi pangarap ko talaga din yung tumulong po sa ibang tao. Tama naman yun. Sa pamagitan po ng music, oo. And then, hindi lang po dahil gusto ko talaga ang music. Kumbaga, isa rin yung music sa akin na nagpatibay po sa akin ng meron po kasi pinagdaanan po dati eh. So, yung kabuuan po nung yung questions na sinend ko po. Dati po kasi akong iba yung genre ko dati, metal po ako dati. Pero, wow! Di ko naman po dinadown ang metal, pero ang metal kasi talagang lodi talaga yan, rock and roll talaga yan eh. Pero meron po kasi akong napagdaanan noon na isang challenge sa buhay ko, nagkaroon ng depression. So, pinagawa ko po yung genre from metal or mga senti, yung mga malulungkot, to upbeat. So, yung kanta ko po ngayon is more on medyo upbeat siya, though may pagka-senti pero nilalagyan ko po ng upbeat, tsaka ganun na rin, mga alternative, tapos mga EDM vibes, ganun po. Kumbaga lumawak ang musika ni Rom. Galing na, galing. Oh. Ayon sa kanyang life experiences. Matanong ko lang, in love ka ba ngayon? actually na naman. Meron po akong girlfriend ngayon. You know. Siya ba'y nasa likod ng camera? nandito po siya ngayon. Inatanong ko kasi ang likha mo ay ikaw ang gusto ko sa Pasko. Gusto ko sa Pasko. Para ba sa kanya ito? Ngayon kasama ko naman siya ngayon. Para na lang sa ibang tao. Para sa mga nangangaharap na... Mali yun! Maling sagot! Abang kasama niya ba? Baka maging choppy yan bigla. Naging choppy biglaan. Kapit lang. Nako, na-excite na ako. Nag-restrict kami. Narinig namin na duet pala yung kanta mo. Yung girlfriend mo ba yung ka-duet mo dun? You know. Hindi po. Yung tropa ko po, si Danny. Pero wala siya ngayon po eh. Malayo po kasi siya sa dito sa amin. Tapos, yung sasakyan pa po hanggang alas 5. Kaya, wala. Pag alas 5 na, wala na sasakyan. Kapag wala akong gagamitin service, ayun na, wala na. Ito na, excited na akong marinig ang kanta ni Rom Labsan. Pakinggan po natin ang Ikaw ang Gusto sa Pasko. Thank you.
drama ang sinilangin naman. Ba't wala ka pa rin, di ba't sab mo? Sabay tayong pagdiriwa. Oh, anong lungkot na wala ka sa tabi. Kapiling ka pagkat puso'y nanghihila. Pasko na, huli, nasaan ka na? Nandito ako, umaasa na darating ka. Pasko na, pero ba't wala ka pa? Pasko na, ngunit nasaan ka na? Pasko na, ngunit nasaan ka na? Nandito ako, umaasa na, darating ka. Pasko na, pero ba't wala ka pa? Pasko na, bakit wala ka pa? Pagkat ikaw ang gusto ko, 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 sa Pasko. Sa Pasko. Maraming salamat, no? That's very nice. Ang sarap sa puso niyo. Napakahimik nga kami dito, eh. Like, ganda ng vibe. Ang ganda ng boses niya, very warm, ano? Yes. Parang niyayakap gandang, na gandang lalaki pa siya. Suwabe, suwabe. O, kiniligo. Kiniligo. maraming salamat, Rom. And mag-ingat ka dyan sa La Union. God bless. Stay safe. Swim well. And there you go. Narinig na natin ang ating tatlong artists mula Cagayan de Oro, Taguig,
at La Union. Yeah, dun, wow, talagang kakalayo. North to South? Ano masasabi niyo sa kanila? Puro North to South, ah. Masasabi ko lang, like, I love na sobrang unique yung each song. Mm-hmm. Like, each song parang may sarili siyang buhay. Oo. Oh, oh. Parang may... Tapos may sarili pa siyang message each song. Parang yung isa, natuwa ko yun sa Gloria eh. Iisip ko talaga kung sino si Gloria eh. Ikaw naman, what did you think? You know, kanina we were talking about the Philippines having good singers. Yeah. Uh-huh. Pero, I think the world needs to know that the Filipinos are also great songwriters. Oh, yeah. Yeah. Diba? And they're everywhere, north to south. Kaya, ang ganda. Ang ganda ng experience, ang ganda ng mga kanta. Sana dumami pa ang mga entries, diba? Actually, first episode pa lang natin to ngayon. Pero nakita natin yung diversity ng Pinoy songs. Iba't ibang klase, iba't ibang genre. And tinanong mo ko kanina kung ano ba yung gusto ko sa OPM music. Sa akin kasi, pag OPM, iba yung ano eh, yung dating niya sa puso eh. Parang yes, relate na relate ka. Tapos napakaganda ng lengguwaheng Pinoy. Mismo so, yan, I'm excited for what the season has to offer. And now, let's welcome back our guests to tell us what they think about our Boss first Idol. Three entries. Yo, there you go. They are ating three kings. Cute-cute nilang tatlo. Let's start off with the Mysterio. Yo. Yun lang yung masasabi ko. Iba't iba yung tunog. Maganda yung konsepto. Pare-pareho ng mensahe, saka ang pinakamaganda doon ay yung pagiging creative ng bawat isa. Kasi syempre, yung napansin ko kay first contestant, medyo, yun nga, modern tulad new wave, ni... New wave siya tulad ng sinabi ni ni LA, from classic to modern. Yeah, it's a perfect saka, mix, di ba? Yung lyricism, sa hip-hop kasi may, sa hip-hop, meron kami mga parang technical sa pagdating sa mga music, hindi siya yung basta magko-compose ka ng music, sabay ganyan-ganyan. Meron kaming mga parang technicals, parang rules. Pero sa nakikita ko dun kay First, para siyang siya yung feeling ko makakasabay sa kung ano yung tunog talaga. Ngayon. Na, which is in the present. Kasi yung tunog na ginagamit niya parang tulad nung, yung mixing, yung mixing ng mixing ng master ng ano niya, ng vocals niya. Parang, yun yung parang pasok sa kung ano yung pinapakinggan natin ngayon internationally. Yung. Tapos, parang, yun lang naman, pero at the same time, meron pa rin timpla ng Filipino music, OPM, of course. Tapos, kay second, hindi ako masyadong familiar sa music niya, pero, I got the message, syempre, kasi it's for, it's about Christmas love, it's about blessings, and sharing blessings to everyone, also to your loved ones. Ganun. So, and dun sa third, gusto ko yung ano niya, yung vibe niya rin kasi parang it reminds me of parang mga tugtog nila XXXTentacion. Medyo lo-fi. Hindi ko, kasi parang yun nga, medyo lo-fi siya. Sabay, may poetry pa siya sa dulo. Habang, parang maganda yung blending ng poetry sa kanong nung humming ng boses niya dun sa last part ng song. Yeah. So, ayun lang. Lahat naman sila creative. Lahat sila, could go out all over the world. We can, you know, parang y'all have the potential to show your skills and yeah, good luck. Yeah. Good luck everyone. Pero ano, Mister, pag sa ano, sa mga Christmas songs, like ano yung hinahanap sa isang Christmas song, ano yung parang pinaka hinahanap mo? Kung ako itatanungin Christmas song kasi parang dati yung sa hip hop kasi parang sikat na sikat sa Christmas song sa amin dati yung mga kanta ng ano ng Breezy Boys. Nila Cursed One, nila, tapos may OG. Siyempre kasi parang, sa may mga dir ganyan. Parang yun yung pinapakinggan namin noon. Tapos yun nga, yung kay First, parang siya yung nag-remind sa akin noon. Tapos at the same time, he's doing it parang balance, modern and classic. So parang yun yung pinaka nagustuhan ko sa ano niya, sa music niya. Then, sa kay Rom and kay Santi, safe din yung music. Of course, yung kung paano pagkaka-compose. Tapos kung ano pa yung gusto ko sa mga music sa Christmas song is parang syempre yung tumatagos sa talagang yung makaka-relate talaga yung mga tao na tumatagos talaga yung mensahe sa bawat isa. Gets? Sa mga listeners. Syempre kasi yun talaga yung yun din talaga kasi yung message ng Christmas is to give love
to everyone and to yeah. Oh my God. Pupunta naman natin si Raph. Ako naman? Oh, what's up? So, yun. What do you think about the songs? Para sa akin, solid naman yung tatlo. Kanya-kanya, sabi nga ni Mysterio, kanya-kanyang style sila, kanya-kanyang ano, originality din. Tapos yun, para sa akin, ano, pagka nakagawa talaga ng kanta yung isang tao, ano, automatic magaling na siya kasi hindi din basta-basta makagawa talaga ng mga kanta. So, sa tatlo na kumanta kanina, congrats sa inyo at sobrang galing lahat pare-parehas. Ayun. Mismo. Yes. Yeah. How about let's ask Mr. Soul Slam? Mr. Aguirre. Yeah. So I like everything, the uniqueness of all three entries, no? From their creativity. Yeah. Other one mix Tagalog with English. Number two, it's their storytelling. Everything is a story, like you know how it is in Christmas or different emotions. And their originality for that, and include that their passion. You can really see it in how they express their song in whatever genre they're in, whether it be hip hop or a mix of R&B and some even with acoustic. So it's really unique. So you can see the creativity really flowing, and they really like what they're actually doing. So great job, guys. Maraming salamat from Mr. Soul Slam. And we've heard from our guests tonight. Let's hear naman from our audiences because they have sent in comments as well. Ito, may mga nakatutok sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito from Mommy Floor. Oh, ho, ho, ho. Hey, Mommy. Ho, ho, ho daw. Hello, hello po. Hello po. Thank you. Oo. What can I see? From Brigida. Shaison, hello from New Jersey. Wow, all the way from New Jersey. All right. Global audience nga tayo global ngayon, audience. From China, that's from New Jersey. Wow, ito naman. Grabe, kinilig ako dun, ha? Is that forgive me if mali pronunciation ko. I think it's Nai Si Yalo. Wow, daming... Damang-dama. Damang-dama ang Pasko dito from Italy. Oh, wow, Italy pa. Kapitsa naman dyan, oh. Galing. Ito naman from Oximin. Alright. Wow. Oh, see Pete. Wait. Pita Viana watching here in Oximin. Hello. Hello po. Here's sa wala. San yun? Sorry, di ko alam saan yun. Occidental Mindoro. Yes. Oh, wow. And we also have from Brian Gatpo from Basista. Basista Pangasinan. Always watching every day. Wow, salamat. Thank you so much, Brian. Every day kahapon may show kayo kahapon. Every day online. Ano pinapanood mo? Thank you, pero first Brian, episode pa lang to, ha? Hindi kaya nga, ano, first episode pa lang, nagte-thank you na agad ako sa kanya. Thank you, Brian. Grabe lang ang tulong ko talaga. Baka sobrang supportive lang talaga niya. Oo. Sabi ni Nai Yalo, nakakapanabik ang first song. Wow. Right. Grabe. And from Cathy Famador, congrats. Kung nasan ka man ngayon, thank you so much for watching this show and we'll do our best to make you even more happier. Mm-hmm. Sabi naman ni Edrek Sanchez. Uy! Direk! Boss Edrek Direk Sanchez. Nakaka-inspire yung glory. Oh, di ba? Yun na. Speaking of Direk, we'd also like to thank our director, Direk yes. Alco Guerrero, yes, for putting all of this together. Ayka, look. Say hi. Can I come say hi? Yeah. Woo! Say hi to Direk. Alright! Yeah. Swerte natin kasi rock and roll din yung Direk natin. So, music, tsaka music matagal lover. Na yan. Sobrang passionate ni Direk Alco talaga sa music. Even exactly. From way back, we knew each other from way back and we were already talking about music. Yep. Diba? Sa isang coffee shop, naalala ko pa yun. So ngayon, it's come to life and now we are sharing this passion for music that we have. And this is still just the first episode of a whole season. I'm excited to figure out what's in store. Yes! Like, doon din naman ako natuwa sa inyo lahat, guys. Mm-hmm. Like, grabe, akala nyo first episode pa lang to, di ba? Parang tagal na natin magkakakilala. Oo, di ba? Kaya, sobrang natuwa ako doon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumutok ngayong gabi muli. This is just the start of a journey with the sound of 7,000. We're excited to figure out what kind of music we'll discover all the way from Luzon to Mindanao.
And Ooh. Don't forget, you have until November 30 to turn in your original Christmas songs. Kaya, sulat na, record na, at email na. Mm-hmm. Mismo, mismo. So guys, huwag niyo kalimutan na... Check out the mechanics. Check out the mechanics. And of course, enjoy what you do the most. And talagang mararamdaman namin yung pag-love na love niyo yung kanta. Importante yan, ha? Bonus na lang yung 25,000. Oo yan. Kaya naman, after singing all this, you know, inspired na ako to come up with my own Christmas song. Alright! Meron ho, ho, akong first ho, line. Title? Ano title? Ho, ho, ho. Then next time, ibahin ko naman yung tono nun. Baka, ho, ho, ho. Di ba? Tingnan natin, baka sa dulo nito, iba na. Baka meron na rin akong ano. Oh, di ba? Baka ikaw nang next. Baka ma-sign na ako sa label. Yes, next. Abangan yan, abangan, abangan. Sounds. Tingnan na lang po natin. At dito nga po, nagtatapos ang first day ng ating search. Bago po tayo magpaalam, meron ba kayong mga gustong i-promote, Nicole? Oh, please check out my latest single, Poblacion, with Chito Miranda. You can check it out on all digital platforms. And I also have a Christmas song coming out on December 4. So check that out. I'll see you guys online. Back to you. How about you? Anything to promote? Maraming unang-una gustong so pasalamatan ng mga boss idol na kasama natin ngayon. Sila Mysterio, sila Rock Davis, and of course sila Antonio Aguirre. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko yung pagsama niyo po sa amin ngayon. And I hope to see you guys soon. At syempre maraming salamat din sa ating unang tatlong contestants, si Dandel, Santi, and Rom. Thank you for spending the night with us and making sure you have signal to get to this show. And everybody, please do have a great Friday again. Kung gusto nyo pa ng sounds, si Ebe Dancel, meron siyang concert ngayong gabi. Tune in to his page, our good friend Ebe Dancel. He will be having his final bow with Entablado, his restaurant, and dun kami pupunta after nito. Alright! Stay tuned next week kung sino pa makikilala natin sa ating search, and this time, makakasama po natin si Iman. Kaya tutok lang linggo-linggo dito po sa 7,000 Sounds Facebook page at 7 p.m. muli. My name is Gretchen Ho, and it's been nice spending time with you. Thank you so much, everybody, for joining us tonight on our very first episode. Napaka-grateful namin to have you all. Keep safe, keep creative, keep healthy, keep happy. My name is Nicole Aurel Asensio, and I will see you here online for more of 7K Sounds. Yes, and I am Alex Santos. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nagsubaybay sa aming very, very lovely show, kasi we've all been working very, very hard for this. Kaya sobrang na-appreciate namin yung bawat isang view at bawat isang comment sa inyo. Kaya huwag niyo na kalimutan na mag-like and subscribe sa 7K. And of course, follow niyo na rin ako sa Instagram at LASantos27 and add me on Facebook, LA Santos. See you again next Friday to continue our search for the sound of 7,000 Christmas songs. Ho, ho, ho! Woo! Yay! Evacuated lightning shoots up into huge ash clouds charged with static coronavirus is a pandemic. Because the hits of Filipinos have lost their jobs and more communities are expected to sink deeper. Millions of Filipinos na talagang ang dami ng kaso ng mga COVID Mahirap. For the biggest public demonstrations since the government imposed lockdown measures in mid-March.